So yan ang mga idol, the moment of truth kung aandar ba yung repair natin at na-remedyo ang starter gamit yung improvised bushing natin ginawa. So paki-start. At yan nga, nag-start na siya. Start. Ayan, pumapalya pa. Start. Ayan, so one click. Yan, buti na lang, umandar na siya. So, makakaalis na tayo at makakasundo sa aking anak. Maraming salamat sa inyong panonood. Wasak na naman yung busing na ating starter, mga idol. Ayan. Indikasyon na ba na bago? Yan, mga idol, dahil sa nasira na nga yung busing ng ating starter ng aking service ng multicab. Yan, dito yung nakalagay. So, napabili ako kay Mrs. ng busing. Yan, ito siya. Kaso nga lang, hindi ka siya yung busing niya. Pinilit ko ipasok yung busing kasi kala ko medyo masikip lang dito pero pinilit ko na biyak. Yan. So dahil sa wala akong choice, malayo na yung bayan dito sa amin at kailangan ko talaga ng multicab ko. So eto yung solusyon natin dyan. Meron akong nakitang busing ito ng electric fan. Yan, eto. So nilagay ko dito sa aking drill. Tapos hahasain natin para magkasya dito. Yan. So meron tayong caliper. Assuming, no, kung marunong gumamit ng caliper, susukatin lang natin yung butas dito para malaman natin yung kanyang sukat. Para ito yung pagbabasihan natin ng ating... Ayan. 29.21 m. So, eto, sukatin natin yung ating busing kung magkano pa ba yung kung ilan pa ba yung kailangan natin. Ito, pilaga? 15.94. 15.08. 15.08. 05. 05. Yan, 15. So, kailangan pa natin itong bawasan para kumasya dito sa ating busa ko nga. O, maigpit pa. So, kailangan pa natin bawasan para kumasya yan dyan at saka para mag-start na yung ating service ng multicab. So, ito rin yung ginagawa ko, mga idol. Meron akong bench grinder, tsaka ito electric grill. Yan, so pinapaikot ko lang para nasa ganon, lumipis itong ating busing. Ganyan. Dapat naka-level para pantay yung pagkain natin. Susukatin natin muli. Dito. 14. So, may kapal pa. Dito, 14. Pwede na dito. Dito na sa ilalim. Konti na lang, nahasa, nainit. Hindi man perfect yung ginagawa ko, basta importante magawan ko ng paraan para mapastart ko yung multicab ko.
14.8. Pero, ang liit na, eh, kinanan mo na lang ang pagkamayo. 14.6. 14.4, kamay na lang. Goods. Yan. Ano na? Ha? 13? 14? 13.8? 39? 14, no? Sa dira, sa upos nila yan. Huh? 49, sa nagpapagit. Sabay, nagani na. Okay, naikabit ko na yung busing na ating hinasa para maging kasya dito sa ating starter. Bali, dito siya. Yung busing kanina na aking ginawa. So, dito ko galing. Yan. Tinanggal ko dito sa motor ng electric fan. Tsaka hinasa ko dito sa ating bench grinder at tsaka barina. So ito na siya, kinabit na natin para dito sa ating starter. Yan. Medyo may kasikipan pa. Pero okay lang kasi ililiha ko na lang para magiging fit yung ating busing na ginawa. At para hindi na rin siya maano, para hindi na rin siya sumagi. So ipapainal ko na lang position yung ating busing para masikip. At hindi matanggal. Discarding na lang talagang importante dito para gumana lang yung starter natin. Multicam. Yan. So, nailagay ko na. Subukan na natin ikabit tong ating yan. So, so far, okay na okay siya. Yan. Medyo may kasikipan lang. Lagyan na natin ng oil. Para medyo stall. Mag-freewheeling. Grabe yung gamits na dinulot niyong nung nasirang busing ko mga idol. Oh. Kita niyo mag-gas-gas yung stator na ating starter. Ayan, oh. Grabe yung gas-gas. Kaya para ayaw mag-start yung aking multicab, hindi kaya ng starter. Yun pala, yan yung dahilan. So, ditulak-tulak. Nakakahiya naman na bawat alis mo, sasabihin mo yung tao sa kalsada na pakitulak muna, alis ako. So, kailangan natin gawa ng paraan para makalarga na tayo. Yan. So, simulan na natin yung ating starter at susubukan mamaya kung mag-start. Stay tuned lang mga idol. Simulan na natin yung ating starter. Hopefully mag-start. Pero not recommended to idol ha. Kaya mga bata ko, gawan ko na ng paraan kasi akin naman to. Importante makatipid ako. Pero not recommended to sa mga kaibigan natin dyan. Ito ginagawa ko lang po for personal purpose only. Ayan. Kasi alam nyo na, kung wala kang pera, kailangan mo mag-remedyo talaga. Pasok na natin yung kanyang solenoid. Yun, pumasok. Siyempre, higpita natin yung ating solenoid. Eh, hindi. Kasi hindi na ako sa ano yun.
tulsohin. Yan, so babalik na natin yung spring ng ating carbon brush. Ingat lang sa pagkabit ng spring ng ating carbon brush dahil minsan tumatarsik. Tayo mamaya kung makapapag-start na ba itong ating inayos na ano starter. Abangan mamaya ang ating kasunod na video. In moment of truth, lalagay na natin yung ating inayos na starter kung mapapaandar ba yung ating multicam. The moment of truth. Sana gumana. Dahil kapag hindi gumana, another gastos na naman. Wait lang. So yan, maglilinya na lang tayo ng ating positive terminal. Tapos magkakabit tayo ng supply ng solenoid. At saka susubukan natin kung magsa-start yung pot repair. May ground na. Trisi pala yan, trisi. Hirap pag iba't iba yung ano, yung numero ng bolt. Panay palit. Panay palit. Limpitan na natin na maayos na masyado. Susa. Liktad. Yan. Okay. Supply ng solenoid. Kabit. Ate. Yan. Okay. Ground na lang yung kulang. Kabilang bolt sa starter natin. Akyat tayo sa taas. Sana mag-start ka. Kailangan na kailangan talaga kita. Init ang panahon, mga idol. Trisi. Dosi.
Ang mahabang bolt ah. Yan. So, mahigpit na. Ito. Dala nga. So, yan ang mga idol. The moment of truth. Kung aandar ba yung repair natin at na-remedyo ang starter gamit yung improvised bushing nating ginawa. So, paki-start! Start na siya. Start. Ayan, pumapalya pa. Start. Ayan, so, one click. Ayan, buti na lang, umandar na siya. So, makakaalis na tayo at makakasundo sa aking anak. Maraming salamat sa inyong panonood.